Kenneth Danga. Kuya Vince, bakit money range, guys? For an independent individual, might work there in the US without family relatives in the US. Thank you. USA, as to where you are in right now, is part of the first world country. Please be mindful in what you say, man, so your viewers will continue to watch your videos. So, yeah. I mean, what I do, bro? Did I say anything wrong? Hello, what's up, guys? Welcome back to my channel. So, today, dito tayo ngayon sa basement. We're here in the basement. Dito tayo mag-vlog kasi workout ako today. Hindi ko na mapigilan yung pagbigat ng timbang ko, guys. Grabe. So, dumating ako dito sa US. 130 pounds lang ako. Ngayon, 145, guys. That was almost 3 years ago, pero... Ayun, so kaya kailangan natin magbawasan ng timbang. Sabi nga ng iba, kung hindi mo kayang bawasan yung kain mo, dagdagan mo exercise. Fine! Kaya game. Para sa mga bago sa channel na to, ako po si Vince, Filipino YouTuber dito sa US. So I create different videos about yung mga buhay America at yung mga Filipino living the American dream. So kung gano'n yung mga content na gusto mo, please click the subscribe button and yung notification bell. Hinihingal ako para updated ka every time may bago akong upload. Timo, kaya kailangan mag-workout. Ano ba yan? I upload every Wednesdays and Saturdays. 12 to 1 p.m. Manila time. Kaya, without further ado, sagutin na natin mga katanungan nyo sa last video. Sorry, hindi ako makalabas kasi sobrang lamig, guys. Tignan nyo naman, no, dito sa aming emergency exit. Diba, may pa halo-halo. Pa-shoutout po! Shoutout to Amelia Rangkap. Hello, Amelia. Ay, Amelia pala. Amelia Rangkap, shoutout to you. Dominados Estorador, Sir Vince, okay na ba yung 1 million pesos para makapunta sa US at magbagong buhay dyan? Feeling ko kung matipid ka naman, siguro maka... Tapos kung meron kang matutuloy... Ay, hindi. Kung wala kang matutuloy ang pamilya, feeling ko, ilang buwan lang yan. Kasi syempre, i-convert mo sa dollars yan eh. So, 1 million, around 20,000 yun, di ba, US dollars. Malaki siya, syempre, pero... Feeling ko hindi yan kaya ng isang taon. Pero kung may work ka naman, siguro yung 20,000 na yan, ilang months, covered ka, so pwede yan. Kung meron ka naman titirang family or friends inang ilang months, feeling ko sobra-sobra yan. Jay Malanum, first pa-shoutout. Uy, shoutout to you, Jay Malanum. Example naman ng accent ng Amerika. Grabe. Ako nga hindi ko makuha, bakit sa akin pa ipapatry? Paano ba? Ang hirap eh. Sige, try natin sa magbablog tayo ng ano, English-only vlog. Ganyan sa susunod. Huwag naman ngayon. Ano yan? Hindi, joke yung CR yata sa taas. May nag-flash. Rinig na rinig talaga. Or sa kusina yata. Ayan o, eto kasi yan, guys. Huwag yung tatakotin yung mga sarili nyo. So, ayan o. Example naman ng accent ng America. It's like this, bro. I mean, you just gotta speak English. Well, hindi, barok talaga English ko, guys. Mahirapan pa ako na ito. Roberto Lagaza. Hi, Sir Vince. Nice vlog. Nood ka naman ng NBA Live. Share the experience naman. Dream ko kasi yon eh. What? Kinarir ko na. Yes, Roberto Lagaza. I'm gonna watch NBA Live. Chicago Bulls versus Cavs this coming Wednesday. So, you won't see the vlog till Wednesday. Oh, Saturday, I think. What? Feeling? Ang pangit ko talaga mag-English kay, sorry. Pero, I'm trying my best, bro. Reggie Lasatin, there is such a word as a first world countries, man. I know, but it's sometimes offensive, bro. That's why I'm not always saying that because we gotta watch out whatever we say. Especially in the internet, right? So, yeah. Red Car Noel Ed. Bro, ask ko lang if may idea ka kung okay ba sa North Dakota. Parang konti pa lang kasi ang mga Pinoy doon. If God permits, kasi doon kami punta ng wife ko. She's a nurse and mag-exam pa lang ng IELTS. At kung sakaling makapunta kami sa US, di ko alam kung anong magiging trabaho ko dyan. Ha, NASA? Astronaut ka, boy? Anyway, been watching your vlog since last year pa. Uy, thank you! Ingat lagi, Idol. God bless you too and your wife. And congrats in advance. Kaya nyo yan. Makapunta kayo dito. And yun nga, pagpunta mo dito, ganun din, been there, bro. Kapag sa simula, mag-iisip ka talaga, saan ba ako magaling? Or kung hindi mo magaling, ano ba yung kaya kong gawin na work? Kasi ako din, nung dumating ako dito, kung ano-anong pinag-search ko sa Google, eh, or yun nga, sa LinkedIn, or sa kahit anong mga job search sites. Parang for the first few months. Kasi yun yung critical. Kasi wala ka pang work, di ba? Tapos, pag dumating na yung green card mo, yun na yung simula talaga ng paghanap ng work mo. So, hindi ka pwede maging choosy. Siyempre, parang mag-start ka pa lang dito eh. So, kung ano yung pwede sa'yo, go mo na yan. Kung ano yung, I mean, siyempre, hindi ko naman alam yung background mo. Yun yung gawin mong leverage para maghanap ng work.
So ito yung tip na mabibigay ko sa iyo, bro. Huwag ka maging choosy at first. Pag may nahanap kang work, then congrats. And then while working, pwede ka rin maghanap ng work on the side. Yung bet mo talagang work para in the process kumikita ka na, tapos kapag nakahanap ka ng bagong work which is yung gusto mo talaga, edi panalo, 'di ba? Para lang di ka mabakante. Emil Santa Ana. Wow. Sir Vince, dami mo na J1 Low. Yes, sir. Of course, bro. Nanganganak sila every week. Hindi ko na alam. Feeling sneakerhead. Ewan ko. Nagbabayan sila ko ng sapatos, guys. Yun yung isang sideline ko dito. Alam mo yun? So, kailangan, ano, mautak tayo. Hindi pwedeng ano-ano lang. Alam mo yun? Dapat lahat ng pwede magkakitaan. G. Akesha De Paz. Quiz Vince, sa bangers na palagi ng new vids mo. Hey, hey. Shout out. Shrout? Nemen Jen, bro. Ha. Pag sa Kansas ba ako nag-work, medyo maliit pala minimum. Worth it ba? Gustong-gusto ako tulungan makapunta dyan na sponsors ko. Married couple aged 70s, retired Native Americans from Kansas. Kaso, wala talaga silang idea paano. Ayaw nila illegal like TNT. Of course, ayaw natin nung. Sila sponsors ko na nagpaaral sa akin hanggang college. Uy, nice. Ang bait naman nila. Ngayon, I'm working na pero gusto nila talaga ako makapunta dyan. Any ideas, quiz? Para makwento ko din sa kanila. Retired na sila pareho. Student visa okay ba? Or possible ba na petition nila ako sila employer ko? Kaso wala naman silang business at wala din silang idea. Salamat Quiz Beans. God bless you everyday, brother. See you soon. Uy, see you soon. Bakit yung flag dito Puerto Rico? Dito Pilipinas, mams! Puerto Rican flag yata ito. So, okay sa medyo nag-gets ko ano yung plano mo eh. First, I don't think mapipetition ka nila for work kasi wala silang business. Kapag ang employer is nagpipetition ng employees sa ibang bansa, like Pilipinas, kailangan nila i-prove yung financial situation, financial eklabo, para magpetition ng employee. So, in that case, sabi mo, di ba, wala silang business. So, doon pa lang parang AKIS na. Yung next option mo is, I think pwede kang mag-apply ng mga work. Alam ko medyo mahirap yun, yung maghanap ng working visa or yung employer, tapos sila nga mag-sponsor ng working visa. Yun yung palagi kong sinasabi, pero yun kasi yung parang pinaka-feasible. Kung hindi naman yun, pwede yung exchange student. Yun yata, basta merong visa na ganun, yung student visa nga. Tapos, yun, nandito ka and then allowed ka more part-time work like 20 hours yata. Uy. If I'm not mis- correct me if I'm wrong sa mga nakakalam guys, pero definitely hindi kanila masusponsor tapos sila yung employer mo kasi wala ka silang business. Yata ah. Guys, sa mga nakakalam, correct me if I'm wrong. I think maghanap ka ng employer na mag-sponsor ng working visa mo or pwede nga yung exchange student. J1 visa, i-search mo yun, J1 visa. Parang yun yata yun. So yun. So see you soon, Akesha. Reggie Lasatin ulit. USA, as to where you are in right now, is part of the first world country. Please be mindful in what you say, man, so your viewers will continue to watch your videos. So, yeah, I mean, what I do, bro? Did I say anything wrong? That's the reason why, as much as possible, don't say like first world, third world, because it's offensive to some. You know what I'm saying? So yun, I think it's better to say like developing nations instead of third world. Kaya nga diba, nagdi-disclaimer ako every time sinasabi ko yun. Tapos yung first world, yeah, I know, meron talagang, there's such a word as first world nations, like first world countries, pero to some, marami kasing sensitive, it's offensive. Kaya yun, I'm mindful or careful sa lahat ng sinasabi ko. Pero yeah, thanks Reggie. Marianne and Toma, hi Vince! Ask ko lang, magkano po ba dadalhin na pera kung tourist sa Chicago max 1 month? Kung depende naman yun eh, kung anong trip mo. Kung mahilig ka mag-shopping, mahilig ka mag-gala-gala sa labas. Wait, may kilala ka ba o wala? Kasi minsan, alam mo na yung mga kultura natin Pinoy, di ba? Kapag merong bisita, normally yung mga kain-kain sa labas, libre na yan. Tapos accommodation, kung may bayad naman sila, sagot na nila yan. Yung sagot mo lang is yung, siguro yung mga gala mo, yung mga sariling expenses mo. Kung may kakilala ka, maganda kasi mas makakatipid pa ka. Pero kung wala, feeling ko medyo malaking pera na kailangan mong dalhin. Tapos 1 month pa, diba? Try mo, sa akin kasi kulang eh. Try mo $1,000. Parang kulang, feeling ko. $1,000, which is 50K. Try mo $2,000 na lang, $2,000. Tapos kung kulang, mangutang ka sa friend mo na nandito. I mean, real talk, diba? Pero mas maganda yung may dala kang sobrang pera para hindi ka nag-aabala. Ganun. Kaya yun, Mary Ann and Tom, I don't really know how much you need to bring pag pumunta ka dito. Pero since in dollars yung gagastosin mo dito, i-convert mo from peso to dollars, medyo magastos mag-travel. Alam mo naman yun. So, yeah. Better prepare for it. Kenneth Danga, Kuya Vince, bakit money range guess?
Uy, medyo ganun din. For an independent individual, might work there in the US without family relatives in the US. Thank you. Siguro, mag-prepare ka like first 3 months para sure lang. Kasi impact naman na may dala kang impact money mo is good for 1 month lang. What if anything goes wrong, diba? Dapat meron kang buffer, meron handa ka. At least 3 months, I think. Ayun, kunyari ang apartment mo is 1,000. Kunyari lang ha. Iba-iba naman, depende sa location eh. Kunyari, apartment is 1,000, kotse is 200, so 1,200 na yun. Bills mo, kasama na yung, ano ha, yung kuryente, ganyan, tas yung internet, ganyan. I would say, 200, di ko alam, 200. So, 1,500, grocery pa, so, 2,000, ako malakas pa naman ako kumain, so. Di ko alam, feeling ko, yun yung i-consider mo, yung monthly expenses, tas may buffer ka dapat na. Pang mga maliliit mong ganap-ganap, mga pang anik-anik mo. For 3 months, feeling ko medyo safe kahit pa paano yun. So, medyo ipon-ipon din. $5,000, I don't know. Pero I think medyo safe na yun. Ernesto Pogi, Sir Vince, pa-shoutout po, shoutout Ernesto Pogi! Magkakaroon na kami ng second baby. Uy, congrats! 1 month pregnant na si Mrs. US citizen ba yung magiging anak namin pag pinanganak dito? Thank you sa shoutout, bossing. Yes, sir, magiging US citizen si baby. Maunahan pa niya kayo. Alvin Tejada, Sir Vince, mahirap po bang kumuha ng driver's license dyan sa US? God bless it. Ay, madali lang. Actually, hindi ako nahirapan kumuha ng driver's license dito, lalo yung driving test. Kasi tayo mga Pinoy, magaling tayo mag-drive eh. Yung Pinoy style driving. Huwag nyo lang dadaling dito yung pagiging kaskasero. Sumunod lang sa, ano talaga, sa mga traffic rules, traffic signs, papasa ka dito. Madali lang, madali naman makakuha ng driver's license. Orlando Zarate, idol pa, shoutout naman ulit. Shoutout Orlando Zarate. Inaabangan ko lagi ang videos mo. Uy, thank you. May plans ka ba magbakasyon sa Pinas anytime soon? 4 years na ako hindi nakaka-uwi, laging naudlot dahil sa pandemya. Greetings from Minnesota. Uy, hello sa mga Minnesota peeps. Yung very first punta ko dito sa US, I remember, yung port of entry ko was Minnesota. Minnesota. Australia. Minnesota. So, yan. Wala lang. Share lang. Shoutout to Orlando. Right now, we don't have any plans of taking a vacation sa Pinas or anywhere. Kasi nga, yun nga, sa pandemya, ayaw namin mas-stuck sa ibang bansa if ever mag-lockdown. Kaya yun, wala pa kaming plans of visiting Pinas again. So, yun. B-Boy Negin Santos. Sir, please answer my question. Is it possible na ma-petition ako ng stepbrother ko sa US? Magkaiba kasi kami ng mother. 29 years old na po ako. And if ever possible din po ba makapag-work ako sa US kung isponsoran ako ng boss ng kapatid ko sa US? Thanks po. God bless. So, B-Boy, yes, pwede kang ipetition ng stepbrother mo dito sa US. Pero sabi dito sa Justia.com, half-siblings and step-siblings have a very low level of priority in the immigration system. They will not be able to come to the US and get a green card for many years after the initial petition is filed. Siblings in general have a very low priority compared to other family members. Currently, the average wait for siblings is over a decade. If they are coming from Mexico or another country with a high rate of immigration, they may need to wait 2 decades or more. This may make some US citizens reconsider whether it is worthwhile to fill out the application. So yun guys, whether full sibling, half sibling, or step sibling, matagal siya. Normally, it takes a decade or 2 para makarating sila dito. Medyo matagal talaga kapag siblings. Pero guys, let's always look at the silver lining. Wow. Na meron pa rin way sa mga siblings na para mapetition sila dito. Diba? B-Boy, I think mas mabilis para makapunta ka dito is magpapetition ka na lang doon sa boss ng stepbrother mo. Para yun. Feeling ko yun mas mabilis sa way para makapunta ka dito. So that's it for today guys. Thank you so much for watching this video. Sa mga naglapag ng comments, thank you so much. Guys, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa channel na to, please click the subscribe button and yung notification bell. Again, Wednesdays and Saturdays yung upload natin, 12 to 1 PM Manila time. At kung may natutunan ka sa video na to, kahit konti lang or kahit na-visit ka sa akin dito sa video na to, sorry naman. Pero guys, please give this video a thumbs up. Please share this video. I really appreciate it. Also, please follow me on my social media accounts and I will see you on my next video. Mag-workout pa ako. Kita-kits. Bye-bye.